Mahilig po ba kayo sa ukoy pero gusto niyo ng kakaibang version ng ukoy kesa sa ordinaryong ukoy natin na gamit ang papaya o ang kalabasa? Ang kakailanganin lang po natin ay ating repolyo, ang ating green onions, dalawang itlog, at ang ating bacon. Cornstarch para mag-stick together ang ating mga ingredients pag pinarito natin. At salt and pepper to taste. Ayan mga kaswak, umpisa na nating hiwain ang ating repolyo at ang ating green onions ng maninipis. Habang naghihiwa tayo mga kaswak, kung bago po kayo sa channel ko, baka pwedeng pakipindot ang subscribe button, samahan na rin ng notification bell, at idagdag na rin yung all para keep updated tayo. At kung may ideas kayo or any suggestion, pop it down on the comment section at babasahin natin mamaya pagkatapos nating magluto. Isunod na rin nating hiwain ng pahaba at maninipis ang ating bacon para parehas sila ng hiwa ng ating repolyo. Ayan, nahiwa na natin ang ating mga gulay. Pwede na nating i-ready ang ating dalawang itlog. Mga kaswak, habang binibit po natin yung ating itlog, kung nag-enjoy po kayo sa video ito, baka naman po pwedeng pakihit natin yung like button. So ayan, pwede na po nating ilagay ang ating repolyo. Haluin lang natin itong maigi. Ayan, nahalo na nating maigi ang ating itlog at gulay. Pwede na nating ilagay ang ating bacon. Pwede na po natin itong timplahan ng asin at paminta. Ang pagtimpla po natin ng asin at paminta ay depende kung ano ang naayon sa ating panlasa. Pwede rin po tayo magdagdag ng chicken powder or beef powder kung gustuhin natin. Pwede na natin ilagay ang isang tasang cornstarch natin para mag-stick together ang ating ingredients at madaling iprito. Parang ang relasyon lang natin yan. Kung may lagkit ang ating pagmamahalan, tayo'y magtatagalan. Pwede na nating initan ang ating kawali at umpisa na nating iprito ang ating repolyo at itlog. Hindi natin kailangan ng maraming mantika, basta't nanistika ang ginamit natin. Madali lang siyang baliktarin dahil nga may cornstarch, nag-stick together ang ating ingredients. Madali siyang baliktarin at iprito. So ayan mga kaswak, pwede na natin siyang iserve ang ating repolyo at itlog. Pwedeng-pwede ito sa tanghalian, merienda o almusal pa man. Ang recipe natin na hindi lang swak sa sarap, kundi swak sa sustansya at swak din sa budget natin, lalo na sa panahon ngayon. Yung sawsawan natin ay simpleng-simple lang, suka lang, paminta, sibuyas, bawang, konting patis at konting brown sugar. Ayan mga kaswak, pwede na natin tikman ang ating repolyo at itlog. Yung crunchiness ng ating gulay, yung lutong niya, tapos nadagdagan pa ng masarap na suka. Swak na swak po talaga sa sarap. Swak sa lasa. Pwede rin po natin siyang i-partner sa ketchup, mayo, teriyaki sauce, anything po na kung saan kayo comfortable na sa sawsawan, pwede po siya. Swak na swak po sa sarap ito, swak na swak sa panlasa, at higit sa lahat, healthy dahil gulay. Again mga kaswak, maraming salamat po. At kung bago kayo sa channel ko, pakihit na lang po ang subscribe button, isabay nyo na rin po ang notification bell, idagdag nyo na rin po ang all para keep updated tayo. At kung nag-enjoy naman po kayo sa video nito, pakihit na lang po ang like button. At kung meron kayong ideas, suggestion, anything na pwede natin gawin sa ating recipe, put down on the comment section at babasahin ko po lahat later. Again, maraming po salamat. See you again on next recipe.